May nakatayo! May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng asyensya, 6 na po ang Armed Forces of the Philippines ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa unang ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat, mga kababayan, at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino.